I need a hanky. Oh, iiyak ka. But and, parang napakatamlay naman ng mga episode natin. Parang dalawang episode nang umiiyak si... ano? Para makapagtanan sila. So, kumuha si Ros Aguirre ng Delicious Apple. Mm-mm. Alam mo yung Delicious Apple? Masarap na apple. What? Hello, loves, and welcome to Best 10 Bets. Kasama ko, syempre, Leo Katigbak, ang hindi ko na masyadong love. What? As, depende sa episode na ito, sing gandang Morex. At hulaan niyo bakit ako naka-red. Wait a minute. Dahil Valentine's? Because we are gonna talk about love. Love and the greatest love may stories. May love ka ba? May love. Marami. Ay! Kaya nga love sinabi ko, di ba? Tama yung suot ko. Parang pag-ibig. Oh, tiyo mo, nagkiklik pa ka kayong dalawa. Paano ako pa dito? Best friends kayo sa episode na to. Feeling ko. I doubt it. Asa ka pa. Hindi, ito talaga, the greatest love stories ever in Philippine entertainment. Okay, when we talk about greatest love stories, may mga limit ba? May mga parameters ba kayong gustong iset bago kayo mag-clash mamaya? Enduring. Yung talaga, yung pinaka-cute. Okay. Tapos nagtagal. Oh. Sinubok ng panahon. Oh. Or pwedeng halimbawa, may alam kang inside na kwento na hindi, parang there were more challenges to it. Oh. So hindi pa break, kumbaga sila pa rin natin. Parang ganun. Oh. Hindi ka naman. Okay. At least alam na natin. Malalaman mo. Pwedeng ang ano dyan is till death do us part. Mm-hmm. The 10 greatest love stories, again, in Philippine show business. At number 10, Army Cosela and Virgilio Ilario. Diyos ko, parang hindi ata magmamatchulistahan namin. Parang feeling ko, puro either patay, hindi ko kakilala, nakabaon sa lupa. Baya, huwag ka mag-alala, mapabubuhay ito mamaya yung listahan ko. Okay, background. Army Cosela, first Miss Universe. From Finland. Okay? Tapos, si Virgilio Ilario. Siya ay businessman na mayaman talagang pamilya. She won sa Long Beach 1952. Tapos the following year, nagpunta siya dito para to attend the Philippine Expo and to crown yung Miss Philippines who will be sent to the Miss Universe na susunod na taon. So, tapos, dinala siya sa Baguio. Nagkita sila ni Virgilio Ilario. Tapos, doon nakagustuhan na. Kasi ang galing doon sumayaw ng Virgilio Ilario. And, relative ba yan ni Jong? Hindi naman. I am getting into that. Remind me later. Okay. Anong nangyari, itong si Army Cosela, kahit hindi pa tapos yung reign niya, nagpakasal na. Kasi napilitan sila magpakasal si Japan kasi parang nagkaroon ng gulo, parang pinagkagulohan si Army Cosela. So parang sabi ni Virgilio Ilario, Yun. Unfortunately, namatay si Virgilio Ilario noong 1975. Maaga siya na byuda. Naiyak ako doon sa tanong mo. Parang kamag-anak niya si Jong Ilario. Why? Kasi pareho sila. I mean, si Jong Ilario is kisig Pinoy, ha? Kisig Pinoy. That's, do you think parang ang itsura ba niya resembles anything Finnish? Malay mo naman kasi meron naman pwedeng isa pang generation. And the fact na naman parang lolo naman, hindi naman magulang ni Jong Ilario. At patay na si Virgilio Ilario nung pinanganak. Pwede lolo nga. Ikaw talaga. Sabi niya, anak eh. Pero ang totoo, si Jong Ilario talaga, Virgilio din. Virgilio Senior yung tatay niya. Ito hindi ko lang alam ha, pero na-chismis pa si Army Cosela kay Jody Venecia. Hindi ko alam ha, kaya lang kasi si Jody Venecia. Mamarites ka, wala kang proof, pero talagang sinasabi mo ito, bakala na mga tao mag-speculate. Ito, pero was there when they did it. sino naglinya ng ganun? God was watching when we did it. Janice de Belen. Pinangalanan, okay, sige. She said that on national television. Okay, so yun lang at so pagkatapos, ang aga na byuda ni Army Cosela, who is still alive, by the way, ha?
Tapos eventually, she married an American diplomat. Ang pangalan ay si Albert Williams. Tapos, ayun, she's, ano na, she must be 90 by now, pero para maganda pa rin siya. Oh, pero ang cute ng love story kasi, di ba, ang unang-unang Miss Universe, ang napangasawa, Pinoy. At number 9. Armida Sigyon Reyna at saka si Attorney Leonardo Sigyon Reyna. Sino naman itong mga to? Uy, sobra kami. Hindi niya kilala talaga. Oh. Sige na. You take care of her. Ikaw na ba? Kaya mo yan. Ano siya? Lolo siya ni na Chris Villonco. Sobra ka na ba? Kaedad mo na si Chris Villonco. Hindi mo. Baka sa mainstream siya. Oh, no, hindi Rafa Sigyon Reyna. Hindi, yung nanay na talaga niya ang kailangan dito. Ano, anak nila si ano si Direk Carlito Sigyon Reyna, I'm sure. She tried to be an opera singer, tapos naging TV host, naging talk show host. Tapos eventually, nung she was already in her 30s, nag-artista. It turned out, ang galing niyang artista. She was a better singer than an operatic singer. Kasi lagi siya china-chapter no, nung kumakanta siya ng opera. At may album siya eh. Kung gusto mong, ano, ang pinakahuli niyang album, ang title, Pop Lola. Oo. Sabi naman niya, hindi naman siya talaga gwapong-gwapo sa asawa niya. Pero, the husband was always there to protect her. Kaya nga, nung mga panahong yun, never quarrel with Armida Sigyon Reyna kasi yung asawa niya yung mga ang, no, hindi lang yun. Kasi may Sigyon Reyna and Associates na Law office. Para bang the legal profession was her playground. Oh. At saka, isipin mo rin, half-brother niya si Juan Ponce Enrile. So on both sides, medyo matindi ang ano. Kaya, pero cute and love story na. Kasi nung namatay si, ano to, ito na naman ako. Nung namatay si Attorney Sigyon Reyna in 2010, alam mo, nag-umpisa mag-dementia si Armida. Oo. Dun. So, dun talaga, dun malalaman talaga yung... Itong pagmamahal. Oo. Then after that event, it took a few years and then Armida passed. Okay, at number 8. Jelly De Belen and Ariel Rivera. Wala ka narinig na nag-away. Kung nag-away man sila, siguro nasa set nila yung differences nila. And but there was a time na involved si Regine Velasquez dito sa... Remember that? Hindi niya alam. Sige na. Hindi, wala naman ako alam tungkol dun sa ano. Hindi, there was a time mag-boyfriend si Ariel at saka si Jelly. Tapos, for some reason, nagtrabaho si Regine and Ariel kasi parehong singers. Mm-hmm. And si Jelly naman is an actress. Pumasok yung ganon. So, nagkaroon ng tension. But ang kagandahan, nag-guest si Regine Velasquez sa show ni Jelly De Belen. At finally, doon, okay na sila. But when I saw you guys in the airport, you looked like a couple. You really are a couple, and I never really thought we were a couple. But for the longest time, kahit na pinakasalan ni Ariel si Jelly, parang yung hinanak kita Jelly, parang ang tagal daw na wala. So, yun. Pero ang ibigay mo ngayon, empty nesters na sila. Pero, para bang ang ano nga nila, we need each other. So, yun ang ganun ka-strong yung ano nila, ang kanilang bond. At number 7, Richard Gomez and Lucy Torres. Diba? Parang, bakit? Ang cute nga nila sa mga posts nila, yung may batuhan sila ng mga comments. Nagda-trending pa rin hanggang ngayon. Yung man hindi man nagkatuluyan si Richard at saka si Don, parang okay naman okay kasi lang. Kay Lucy Torres naman siya napunta, diba? So, at saka si Richard, high profile yung mga romances niya. Richard and Sharon, pagkatapos Richard and Dawn, tapos Richard and Lucy. Tapos nung kinasal sila, parang wala ka naman narinig na alingas-ngas, di ba? No, but ano eh, ang isang ano din, Lucy is a fan. Oh, ng ano? No, so in fact... Fan siya ng Richard Dawn. Oh, so in fact, nung pinremiere namin yung Hindi Nahahati ang Langit, Lucy and Richard were there. And then nung ini-interview, sandali, Hindi Nahahati ang Langit? Ah, hihintayin kita sa langit. Sorry. Di ba Lorna Christopher yun? Hihintayin kita sa langit.
nung pin-premiere namin, Richard and Lucy were there. And then when we were interviewing her post na ano, kilig na kilig si Lucy. So, ano siya, yung sa kanya, para kumbaga, that was the life of her husband before. Aliw na aliw siya. She was a fan in the movie house when we were premiering it. Kakatuwa. Tapos ang candid. And you could see her swooning. Mm-mm. At the love. So, katabi niya yung asawa niya. Nagsuswoon siya on screen habang pinapanood si Richard tsaka si Don. Cute. Supportive. Speaking of yung nagsuswoon, eto. At number 6. Okay. Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Ito, again, di ba nagkaroon ng Aga and Lea Salonga parang team up, di ba? Oh, oh. Pero, si Charlene, nagsuswoon. Pag nakita niya. Silang dalawa. Plus kasi until now naman malakas ang kilig ng Aga Lea. Oo. May napanood din ako dati. Pero sobrang... Dalawa lang naman movies na ginawa nila. Bakit Labis Kitang Mahal at saka Sana Maulit Muli. Which is the better movie. Directed by Olive Lamasan. Olive Lamasan. Oo. Hindi. Ito, kasi wala nakakaalam na talaga for the longest times, Aga was involved with so many other women, beautiful women. Tapos, pati si Diana Hara. Oo nga. Tapos, and then, all of a sudden, ay, mag-shota na si Aga tsaka si Charlene. And then, the wedding took place. And then, that was in year 2001. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sila at wala ka narinig na tungkol kay Aga na may issue, di ba? Parang happily married sila, malalaki na yung kambal nila, di ba? So parang at a certain point na, they will become empty nesters na rin. Kasi ano na rin, their kids are of age already. At number 5, ito na naman. Yeah. Eh kayo talaga, sinachap-chap nyo lagi yung listahan ko. Ito talaga, kung ano man yung maliit na naipundar kong sakahan sa probinsya namin, at pati kasama ng Kalabaw, ibibigay ko sa'yo pagkilala mo to. Oh, sino yan? Patingin. Sige, Matranillo and Ay. Gloria Sevilla. Hindi ko kalala. So wala kang Kalabaw? Wala. Sayang naman. King and Queen of Visayan movies, di ba? Oh. There was a time kasi na ang movies hindi centered sa Metro Manila. Visayas actually the flourishing movie industry. Meron. So at that particular time, sila ang namamayagpag doon. Meron sila sarili ng Visayan film industry. Pero nakakilala din sila dito. Oo. Kasi sa sobrang galing nila, si Gloria Sevilla was imported from Visayas. To do movies here. Pero alam naman ng mga tao rin yung mga pelikulang Bisaya. Oo, pero hindi. Pero ito, aminado sila, si Matranillo, hindi masyado tinanggap ng mga Tagalog. Yun. Mas naging sikat, si Matranillo III, yung anak nila. Pero pinakasikat talaga, si Chris Taranillo. Hindi mo pa rin kilala. Sa isang compound dyan sa may scout area. Isang kasama ni... scout area, alam mo. So, sobra ka naman kung saan malapit ng ABS-CBN. Scout area yun. May madadaanan ka doon. Parang Scout Avenue or something ganun. I need a doctor. Kasi, yun ang mga pangalan ng mga Boy Scout na namatay. Nung nag-crash yung aeroplano. Ikaw naman kasi. Magligid-ligid ka nga sa Metro Manila. Okay. Sabi mo, yun namatay mga Boy Scout sa plane crash on the way to their World Jamboree sa Athens. Okay. Tapos, si Matranillo, si Suzette Renillo, hindi mo kilala. Hindi. Okay. Nagpunta sila sa, nagpunta siya sa Cebu para mangolekta ng mga kinita ng mga pelikula nila. Pagbalik nila, bago siya umalis, sabi ni Matranillo, dun sa asawa niya, si Gloria Sevilla, maghanda ka ng masarap na hapunan kasi para pag-uwi niya, kasi hindi naman, wala naman fast food pa nung araw eh. So tapos, tsaka uuwi siya talaga kasi Friday yun, lagi siya na nag-donovina sa Sacred Heart. So, kaya lang. So, pumunta siya ng airport. Wala pa. Tapos, tagal parang hindi ma-locate. Tapos parang, basta't hindi mahanap, parang naghating gabi na. And he was supposed to be here 9 p.m. Sa Manila. Sa TV, nag-crash yung aeroplano kasama si Matranillo. Ayun. Siya na-inform agad. Well, it was Joseph Estrada who had to break the news to Gloria Sevilla.
Nagpakasal siya kay Amado Cortez. Saka mag-anak nila siya, siya Padilla. Nasa Padilla clan siya. Tapos, one time, we were talking. Sabi niya sa akin, alam mo, although namatay na rin si Amado Cortez by that time, who became a consul. Sabi niya, alam mo, minahal ko naman si Amado, pero iba talaga si Matt. Oo, mag-un talaga. So, after that nga, nagpakasal sila. And talagang mahal nila isa't isa. O ito, ihanda mo na yung Google mo. Rosa Aguirre and Miguel Anzures. Rosa Aguirre, laging nagpe-play ng mother role siya, no? Okay. Artista na siya before the ano. Ano sila? Mas stage show sila nung araw eh. Tapos, eventually, nag-movies. So, strict ang parents ni Rosa Aguirre. So, nakatira sila sa Sampaloc. Christmas Eve. So, nagpe-prepare na sila sa Noche Buena. Pero niyayaya na siya magtanan ni Miguel Anzures. So, para makapagtanan sila, so, kumuha si Rosa Aguirre ng Delicious Apple. Alam mo yung Delicious Apple? Masarap na apple. Para yung ipapagatis ano Snow White. Ano yung kamalapit ng ospital dito? Because either Sleeping Beauty. Siya ma-ospital o ako. Delicious Apple. Tama nga naman. Masarap naman sa akin. Masarap naman sa Delicious Apple. May Washington Apple. Para meron California, oh, California oranges. Ano to? Valencia oranges. Ay, iba naman ng Delicious Apple. Para namang pero may Delicious Apple, 'di ba? 'Yun ang tawag doon. Yung pulang-pula. Delicious Apple ba 'yun? 'Yun ang tawag doon. Pero masarap. Delicious ka, 'di ba sabi mo? Sita. Okay. Dala-dala niya yung ano to. So, nandito siya sa tabi ng bintana. So, ginawa niya, habang kinakain niya, nakita niya sa baba na yung si Miguel Anzures, yung boyfriend niya. So, hinulog niya yung mansanas. Oh, galawan na. Di ba? Tapos, kaya nga sabi niya, ito yung ano to, hinulog ni Eva ang mansanas. Oh. At sinalo ni Adan. So, kunyari sabi niya, kasi binabantayan na siya eh. So, sabi niya dun sa parents niya, sandali lang nahulog yung mansanas ko, kukunin ko na. Tapos, di, pag ano niya, pag dampot niya sa mansanas, tumakbo na sila. At di, bumalik sila, bagong taon na yata. Tapos, pero hindi yan ang ano to, hindi yan ang tragedy. Nagkaanak sila si si Narding Anzures. Ay, hindi ko alam. Okay, Narding Anzures, naging biopic. Yung The Lillian Vélez story na ginampanan ni Sharon Cuneta. Si Lillian Vélez had to grow. So, inumpisa na siya ipares sa iba. So, until si Narding Anzures got so jealous and killed Lillian Vélez in their house in Quezon City. Oh, hindi. So, epic love story, naging murder story. Ano ba yun? Yun, oo. So, nakulong siya. Tapos, naging tubercular siya while in prison and he died. Tapos, and that, he was ano the only child. May TB? Oo. Ah, okay. So, eh, di ba incurable pang TB noong mga panahon nyo? So, ina-unplug mo lang. So, tapos, so, parang, usually, di ba, pagka yung, sa mga couples, pag-asawa, pag may namatayan ng anak, di ba, usually, naghihiwalay, yung ganun. Pero ito talaga, they stuck by each other until namatay sila mga in their 80s. Nauna talaga, naunang namatay si Rosa Aguirre. Tapos, ito kasi naging neighbor ko rin yan. Nakita ko rin. Dami mo ba kapitbahay? Ano ba yan? Kung hindi kapitbahay sa building, kapitbahay sa village. Kaya lang hindi kasi makabayad, kaya lumilipat ako ng lipat sa gitna ng gabi. Because talagang Miguel Anzures talagang never recovered. He died immediately after na halos. Nisilap na ang mata. Okay. Yeah. Albert Martinez and Lizelle Sumilang. Ay, hindi ko kalala si Lizelle. Anak ni Maya Fuentes. Ah, si Amoy. Oh, ayan. Pugi talaga ni Albert. Okay. So, ito. Sinusundan mo yung ano niya, no? yung site niya, no? Ano kasi, parang ewan ko, kahit tumatama, mas lalo siyang pumupugi, no?
Papakilala kita. Ay. Biyudo naman siya. Uy, okay. Dako. Gusto mo? So, hindi okay na. Nagkita lang kami tulik sa go. So, ang usapan, hindi foreigner, hindi Pilipino na. Biyudo ang hinahanap ni Morex. Ah, sige, okay na. Unang kasi, di ba, ang unang shota talaga ni Albert, di ba Albert and Sharon? Oo, nag-Albert siya rin, tapos nag-Albert at Snooki. Na, na talaga magpapakasal na. Pero, sana. Kaso, inawat ng mga parents kasi bata pa. Tapos, ang napunta siya, niligawan niya si Lizelle. Sumilang pa that time kasi Romy Vasquez, ano yan eh. Sumilang ang totoong apelido. So, unika ihan ni Amalia. Tagapagmana. So, heredera. Nagkaroon ng debut party. The following day, itinana na ni Albert. At ang tana nila sa Amerika. So, ito talaga, ang dami nila pinagdaanan. Albert gave up his career dito sa Pilipinas. And even Lizelle that time, medyo nag-umpisa na mag-bloom yung career din niya. So, pero talaga nip in the bud. So, nakatira sila sa San Francisco. Hirap na hirap ang buhay nila. Sibiro mo si Lizelle na ang kama ay four-poster bed na tinutulugan. Tapos bigla all of a sudden nagsusumiksik sa kung saan man lugar sa San Francisco yun. Tapos si Albert Martinez. Eto, ewan ko na ang kwento lang to ha. So alam, kasi siyempre, ayaw na ayaw siyempre ni Amalia Fuentes kay Lizelle, kay Albert never Martinez. Never niya tinanggap. Kasi nga naman, ang bata-bata pa. At saka, maybe, parang, alam mo na parang halimbawa, parang si Queen Elizabeth, parang nobody's too good for my children, ganon. So tapos, so ginawa niya, hinanap niya ng trabaho si Albert Martinez sa isang panaderia, bakery, na, knowing na asthmatic si Albert Martinez. Sabi niya mo, lahat ng arena na lang up niya. Pero hindi, kwento lang yun, hindi ako sure ha. Pero, till the end, namatay si Lizelle in 2015. Wala kang narinig na may niligawang iba si Albert. Ano, right? Albert was really loyal to Lizelle. Very solid. That's why I think in everything regarding the relationship, people were always more sympathetic to Albert. Because it really was a great love. Ano yan eh? Defied the odds yan eh. At saka defied the mother who was also very formidable. Ibang klase rin yung pagpapahirap naman na ginawa ni Amalia. So, ayun. And din isong yung pagkasas. Many times. Na parang ibabalik lang yung mana, hiwalayan na yun. But that's why, it was reciprocal. And then, it was also, you have to commend Albert. Nung nagkasakit si Lizelle, Siya talaga nag-alaga. And it was not a cheap, it wasn't an inexpensive illness. So kahit nung namatay si Lizelle, walang balikan ng mana or ganun? I know the entire story, but this will take another episode. Because kapitbahay ko. Top 2. Ito ha, Eddie Gutierrez and Annabel Rama. Oh, wala akong narinig na love story nila, pero kung top 2 siya, ibig sabihin, cute talaga. Love, okay. Okay, ito ang... Actually, karamihan ng viewers natin alam na. Si Ganda Morex lang hindi nakakaalam. Okay, fan na fan si Annabel Rama ni Eddie Gutierrez. So, nasa Cebu si Annabel. Tapos, one time, nabalitaan niyang... hindi sa ano, social media dahil wala pa noon na Eddie Gutierrez was in Cebu. So inalam niya kung saang hotel ilan lang naman ang hotel that time kahit kay Manila kay Cebu kokonti lang talaga hotel. So ginagawa niya, inaabangan niya talaga sa labas sa lobby until pinakilala niya ang sarili niya. Tapos dinate agad siya ni Eddie Gutierrez. Tapos nung nakasakay nga sila sa kotse, sabi ni ano to ni, kasi parang ang siyempre uneasy si Annabel, sabi ni Eddie, nakasandal ka ba? Tapos akala, sabi ni Annabel, hindi, nakasapatos ako. Akala niya nakasandals. Tapos ito naman, this match hindi naman sinurrender agad ni Annabel yung bataan. Mm-hmm. She went to the room but just did a little chit-chat. Hindi.
Hindi, hindi no, pa no, naman no. Home run. Pero ano. Oh, pero na, nakaka-first base. More than first second base. Oh, pero, she remained pure pa rin nung, when she went out of that hotel room. So, pagkatapos, after that, sinundan niya sa Manila. And did everything she could para lang mahanap si Eddie. Who was linked? Kasi, by that time, so, Eddie had already a child with Lisa Lorena, si Tonton Gutierrez. With Pilita Correales, si Ramon Christopher. So, pag nakita mo naman si Eddie Gutierrez, alam mo namang habulin talaga na. I mean, nagkakandara pa ang babae at literally throwing themselves at... So, parang dati, heartthrob talaga siya. Oo. Mati ni Idol. So, tapos, eventually, siguro para nag-give up na si Annabelle, nagpunta lang siya ng Amerika. Siya naman ang sinundan ni Eddie Gutierrez. Tapos, doon, hirap ng buhay nila kasi nagtitinda na kaldero si Eddie Gutierrez. Well, hindi, of course, hindi naman yung kaldero pang sorbaran, ano? Yeah. Yung kaldero naman na talaga will last you a lifetime. So, pero the thing is, mati ni Idol ka dito. Ang laki-laki mong artista. That tapos, nandun. So, dun, at ang hirap nilang buhay ni Annabelle dun because ilan ang anak nila. And to have that many children in America, hindi biro yun, ha? So, tapos eventually nga, yung bumalik na nga sila dito, there was a time in the late 80s, naghiwala yan eh, temporarily. Parang nagsawa si Annabelle sa, maybe because again, habulin nga, lumayas siya. But eventually, si Eddie Gutierrez parang profess again his love for her. Kaya ayun, hanggang ngayon, going strong pa rin sila. Pero kinasal sila, actually, ilan na yung anak nila nung kinasal sila. Diba? At saka for all of the conflicts, for all of the drama, until now, there's a lot of drama going on. Especially, sila pa rin. Hindi. At saka ito lang masasabihin ko. For all the things you can say about Annabelle Rama, she's a good mother and wife. Kasi ang mga anak niya, naturuan niya ng tamang respeto. And at number one, sana naman kilala mo sila. Oh, sa picture. Please picture. Eddie Mesa and Rosemary Hill. Ay, wait lang. Si Eddie Mesa naririnig ko sa parents ko. Ano, parents ni Michael De Mesa, ni Sherry Hill at ni Mark Hill. Lolo, ni Sid Lucero. Kilala ko din yung girl. Gumakaturo ka. Respetuhin mo naman. Iconic yan. Oo nga. Ano yan? Si Santa Rita de Casia yan. Nakikita ko yung... Okay, so isipin mo naman, para magpunla ka ng ganyang karami, ay ganman at napaka-talented, di ba? So, ano yan eh? Hindi nga, siya nga yung Santa Rita de Casia na nagkasong araw ng mga pinakamagagandang co-eds. Nag-assumption siya, siya yung napili. Oo. Pero, hindi ko alam, parang nakakahiya nang i-confirm. Parang, Eddie Mesa yata was married to somebody else before that. So hindi ko sila kapitbahay. Hindi pa ako buhay noon. So tapos, but eventually, parang sila nasa Premier Productions, nakagustuhan. Tapos, and there came a time na naghiwalay din sila. Si Rosemary Hill lived with Estoy Estrada, the basketball player. Visayan basketball player. And had a child. Tapos, si Eddie Mesa lived in with Chando Romero. He didn't know that. So, kaya nga sabi ni Chando Romero, nung lumalaki si Michael De Mesa at si Mark Hill, sabi niya, I was dressing up those boys. Yun. Kaya lang talagang true love. Eventually, they found each other again. And hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Wasn't that a great love story? Diba? Para mang kung ano-ano na pinagdaanan nila, in the end, sila pa din. Tinatanong sa akin ni Butch kung medyo magkahawig yung listahan namin. Meron naman mga overlap eh. Pero I guess may mga differences rin. Okay. Ang number 10 ko ay malapit dun sa isang pamilya na sinabi ni Butch. Pero sila yung mga anak. Kung meron siyang Armida at Leonardo Siguion Reyna, ang sa akin naman, si Direk Carlito Siguion Reyna at si Bibeth Ortesa. Even when at the beginning of the romance, it seemed like it was an odd romance. Bibeth was already working with Tita Mids even before they were close. But ang natatandaan ko, nung nagpakasal... Doon nga sila nag-away eh. Ha? Doon nga sila nag-away eh. nung nagpakasal, para kumbaga, para sabi nila, paano kayang mangyayari dito? But, you know,
Beth is a very forceful personality. Armida is a very forceful personality. I would figure that maybe Direk Carlitos was often caught in the middle. But at the very end, alam mo si Beth and si Armida became great mother-in-law and daughter-in-law. And kahit because si, they started out as friends. They started out as friends. But nung ano nga, medyo nabago pa yun eh. Hindi, pero isang maipupuri mo kay Carlitos, kahit na nagalit si Armida sa union, stood by Beth. Oo naman. And then, that was also a relationship that was tested kasi nagkasakit, nagka-cancer si Beth, nag-recover siya. And you know, one of the things that I really enjoy now is, ang dami-dami nilang acting appearances na mag-asawa sila, yung matandang mag-asawa. So kung halimbawa, yung napanood mo yung Replacing Chef Chico. Yung isang eksena doon ng elderly couple, that was Beth and that was Carlitos. And when I was chatting with Beth recently, sabi niya, ang dami-dami nga doon tumatawag na kinakast silang dalawa as a married couple. So I thought that was always interesting. And I love hanging out with them. And I love their kids. Very, very well brought up. And nakakatuwa yung dynamic, lalo na pag nagbabarahan si Carlitos, si Rafa, at saka yung tatay niya. Pero iba klase may isang bagay na pwede nila paghiwalayan. Hindi ko alam. Ano grabe ka. Bakit ikaw gusto mo naghihiwalay yung mga tao? Hindi, sinasabi ko lang isang bagay na pwede nilang paghiwalayan. Ano yun? Durian. Ayaw nila sa durian? Hindi. May isang ayaw? Kasi kumakain si durian. Bibet ng durian. Ayaw na ayaw ni Carlito. So, nakatira pa sila sa Alabang, hindi pa doon sa Forbes Park. So, nandun sa swing, doon niya kinakain. Sabi ni Carlitos, pag yan pinasok mo sa loob ng bahay, hihiwalayan kita. Yung number 9 ko, kung sinabi ni Butch kanina that it was Ariel and Jelly, ang sa akin naman, it's Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos. Ngayon, before they got together, you probably couldn't think of that they would be a match eh. Inglisero yung isa. Tapos si Judy Ann Santos was like the new normal. Ano yun? Pagkatapos, Ryan Agoncillo was working with me in Studio 23. Was in the show Breakfast. And ang natatandaan ko nun, he was being cast in Cristala. Pagsasamahan nila ni Judy Ann. Pagkatapos, si Ryan yung pagkaano yun. Ang mga girlfriend niya, mga socialera at saka ano. Pagkatapos, people were teasing him, no, baka magkagusto ka kay Judy Ann. Tapos sabi pa ni Ryan dati, and I would tease him about it. Sabi niya, naku, that'll never happen. Sabi ko kay Ryan, ikaw ha, magtigil-tigil ka, itatak mo sa bato. Pag ikaw bumalik sa akin at sinabi mong in love ka na kay Judy Ann, sabi ko, tatawanan lang kita. Pagkatapos, maya-maya, pag nag-uusap kami ni Ryan, biglang suddenly extolling the virtues of Judy Ann. Na parang, uy, asara pala niya kasama. May mga ganas, sabi ko, tandaan mo yung sinabi mo sa akin dati. But you know, I'm really so happy. I love both Ryan and Juday. Nabigyan ka ba ng chinelas? Pagkain? Hindi, doon sa kasal, di ba? Ay, hindi, wala ako sa kasal nila. Kasi dahil nga tinatago nila yung kasal. So, ang kumbaga, bibigyan ka ng chinelas. Tapos, ititrace mo kung ano yung next step. Tapos, hanggang makarating ka sa venue. Para hindi mo masundan. Yun. Okay. Ang number 8 ko, Rudy Fernandez and Lorna Tolentino. Rudy and Lorna, I don't know how Butch feels about it, but when you see Rudy Fernandez, he was probably the best looking of the action stars. Pagkatapos, pag nakita mo si Lorna, she was a sexy actress, was also a very good dramatic actress. Parang ano yan eh, parang Richard Donne of that generation. Ganun yung feeling ko sa kanila. And to me, whether there were controversies or whatever, parang it was always a union that survived until si Rudy na mismo yung nag-pass away. So, yung sa akin, they were a very, very good-looking couple. I've always regarded them very, very well. And I've always liked the two of them. And I was always so happy na nakita ko sila na at least tumagal sila. Pero alam mo ba, nung 10 years old pa lang si, or even younger, si Lorna Tolentino, sabi ni Rudy Fernandez, paglaki mo, mapakakasal lang kita. Yan yung tipong, yun sinasabi, binakuran. Kasi pag ganun ka bata at na ano mo na siya, parang kumbaga, you will not allow them to have a boyfriend pa and whatever. Uh-oh. Parang, we were meant for each other. So to me, grabe ba yung age gap nila? Hindi naman. Not scandalously, ano to. No, it's not 20 years. But it's also not like 3 years. It's a little more than that. Oh, okay. Yeah. Kaya lang kasi, actually sa totoo lang, pareho silang Padilla.
padilya yung ano nila, di ba? Pero malayo. Malayo na. Hindi naman sila magpinsan na isusupan ang simbahan. Hindi naman ganun na talaga, yan. Kumbaga sa ano, ni hindi nga isang patak na dugo, siguro kailangan mag-microscope ka para matrace mo yung na meron silang... related sila. Correct. Okay. Number 7 ko, Richard Gomez, Lucy Torres. Ano na yun? Nakwento. I think that was a pairing na... at saka yun yung pairing na that I think si Richard would also always defer to Lucy and Lucy would defer to Richard. They were not competing with each other. Lucy's being a fan didn't get in the way. Parang so, she was not jealous. That's why I think it worked eh. Kasi when you have a husband naman who also looks like Richard Gomez, alam mo man, parang ano yan, parang aga mulak, nakakandara pa ang babae throwing themselves at him. So you also have to be a pretty secure woman, I think. And, you know, it's a marriage na makikita mo. Every time they're together, it's very easygoing, it's very pleasant. Ang number 6 ko, FPJ at saka Susan Roses. For all the rumors, for example, and for all of the comments and whatever, it's also a marriage that I think at the end of the day, parang they were also meant to be together. Parang pero kitang ano yan na yung love story. The events that led to their marriage, to the wedding. Kasi go Butch. Alam mo yun maganda eh. Ako kinikilig ako sa kanila kasi ang nakikita ko yung perception ko lang. Pagdating mo kay Butch, si Butch maraming kwento. Kasi kaya si Professor Butch Francisco. Sampaguita star si Susan Roses. Tapos si was his own producer si FPJ but also did films for other outfits. Tapos nagsama sa movie, nagkagustuhan na. But there came a point in 1968 na eto ano lang ha, tapos total tapos na naman nakita ni FPJ si Helen Gamboa. Di ba si FPJ imemolde ang mga gusto niyang babae, yung mga translucent ang skin na gano'n. Wala namang nangyari actually kasi parang nagiging attraction. Naging attraction. Pero I think ha, naging cause yun bakit, and maybe among other factors na nag-break up sila. Naghiwalay. Tapos, after a few months, December 16, nagkaroon ng yung All-Star Basketball Tournament. So, syempre naglalaro si FPJ, muse nila si Susan Roses. So, nagkita ulit sila dun. So, yung awkward moment, binrake nila yun, nag-usap sila. Tapos sabi ni FPJ, kung talaga mahal mo ko, sumama ka na sa akin magtanan. So, ang ginawa nila, nasa peak ng career si Susan Ross. Hindi na bali si FPJ dito sa, di ba, dito sa movie industry, pag ang lalaki mag-asawa, okay lang. Ang babae, lubog ka agad, di ba? Ganun ang mangyayari. Biglang nanay roles na. Namawala yung illusion. So, tapos, biglang, ang bahay ni Susan Roses nung araw nasa Wilson sa Green Hills. Kung ano na yung health cube ngayon. Kapitbahay. Akala ko nga sasabihin yung kapitbahay. Kapitbahay mo ba? Hindi, nadadaanan namin papuntang Unimart. So ganoon biglang pumasok si walang bakod yung ano nila eh, walang bakod yung bahay nila eh. Ganoon pa ka-secure nung araw. So biglang yung mga nasa bahay biglang pumasok sila, nagmamadali si Susan, tumakbo sa taas ng niya sa kwarto. Tapos pagbaba, may dalang maliit na bag. Tapos biglang, walang paapaalam ha. Tapos biglang, hindi na umuwi. Tapos December 16, nagpakasal sila sa Huwes. Pagkatapos, December 25, ito hindi na pwede mangyari yun kasi di ba ngayon ang kasalan, dapat 1 year before, meron ka ng venue, meron ka ng simbahan. Ngayon, ito that time, December 16, December 25 ha, Pasko, Santuario de San Jose, na bago-bago pa lang noon, kinasal sila. Naigawa siya ng damit ni Pitoy Moreno within that short span. Nakapag-book sila sa The Plaza Hotel at nakuha nilang Ninong at Ninang si Ferdinand Marcos at Imelda. Ito lang ang tanong ko. Diyan sa kinuwento mong yan, ang ibig mo ba sabihin, pag sa next taping natin biglang hindi dumating si Moreno, ang iisipin natin na nagtanan? Hoy, hindi. Hindi. Malabong mangyari yan. baka isipin ko pa kidnap for ransom. Wait
Okay. Tubusin niyo ako, ah. Sandali. Sino ba kakami mo sa amin? Pwede dalawa. Mag-chip-in na lang. For reason, obvious reasons already, Eddie Gutierrez and Annabel Rama. Number five ko sila. Enduring love through everything, through all of the challenges, even the challenges now. Okay. Number four, I don't know if you'd be familiar with it. No, I doubt it. Oh, Harry Gasser was a newscaster who looked like a very foreign... Na Cebuano. Pero ano siya, he was anchoring the newscast of Channel 9. Si Flora Gasser was an actress, but she would... Kung gano'ng kagwapo si Harry Gasser, hindi mo masasabing of that... Ay, kilala ko to, oh, si Flora. Sila ang mag-asawa. So, in fact, at in a lot of functions, minsan ang sinasabi, kasama mo alalay mo, assistant mo. Na, ito talaga, real story. Hindi, okay. Hindi, pero yun. Kasi si Harry Gasser, may pagka-womanizer. So I think that was something that Flora also had to contend with. Uh-huh. But then, what other people were also saying na, si Harry Gasser, si Flora Gasser ang pinakasana. Kaya people could also be very, very brutal. Pero si Flora, tuwing lalabas siya, usually ang role niya may, usually mahirap. Tapos si suddenly have Harry Gasser who's always in a suit delivering the news in English. And Flora Gasser does not speak perfect English. She speaks Baroque English probably at most. In fact, hindi. Radio talent sila pareho eh. Mm-hmm. Doon sila nagkakilala sa Cebu. So pagkatapos, but eventually, para naman, si Flora Gasser kasi, para siyang geisha na sisilbihan ka talaga. Huwag ka magpapakaganyan, huwag ka magpapaapoy sa ganyang ha. Pero they also came from an era where the mindset is, ang asawa, ang babae, nagsisilbi sa lalaki. Pero ito talaga, nangyari to. Okay. Ang Channel 9 nung araw, nasa Rojas Boulevard pa. So mag-asawa na sila noon. So, nangailangan yata ng pamalengke si Flora Gasser. So, nagpunta siya doon sa studio. Sabi, napakinig ko yung kwento na yun. Sabi, ano to, pwede yung ano to, kausapin ko lang si ano to, patawag lang ko si Harry Gasser. Sabi niya, sino sila? Sabihin mo katulong nila. Oh? Oo. Hindi katulong pa noon, hindi pa kasambahay. Mm-hmm. Oo. So, she would introduce herself as that. Mm-hmm. Para wala na lang issue. Because a lot of people are so judgmental na kung sinabi niyang asawa niya si Harry Gasser. Pag-uusapan pa. Yung, kumbaga, mean girls na ano, na parang, ba't naman ganyan asawa ni Harry Gasser? So, she eliminated. It was very demeaning for her. But, that was the reality of that time. But, till the end. Una namatay si Harry eh. Pero wala namang nasangkot ng mga girls. Like, yeah, well, Harry Gasser had a reputation for being a womanizer. Kahit nung... Eh, kasi naman... Ikaw ba sabi niya? Hindi ako. Hindi. Sinasabi naman, kahit si Flora said it eh. Okay. Pero pag tinignan mo naman kasi, yung itsura ni Harry Gasser, siya rin naman yung tipo talagang chick magnet. Oo, nakita ko. Kaya diba? nung ginawa yung life story nila, ang lumabas na si Harry Gasser, si TJ Trinidad. And si Tuesday Vargas, ang Flora Gasser. Pero you've seen the photo. So you can understand why people would talk that way. Uh-huh. Number three ko, Ice Higuera and Lisa Dino. And it's not just because of the LGBTQ angle, but you know that Lisa was also married before. But this is a relationship that has endured. They've gotten married. And to this day, si Ice kasi inaanak ko yan eh. Mm-hmm. From when I was working in OK Cafe Rico. Inaanak mo saan? Ha? Saan? Sa Kumpil. Okay. Hindi naman sa Binyan. Sa Kumpil. Okay. Buti hindi ko yung sinampalong obispo. Ha? Buti hindi ko yung sinampalong obispo. Ko talaga. Hindi, pero kung makikita mo, until now, the posts of Ice and Lisa, it's still very, very sweet. And it's a relationship that's been very, very public. And ang sinasabi ko, yun yung against the odds. People may condemn it, people may criticize it and whatever, pero pinaglaban nila. And ako, natutuwa ako dun sa inaanak ko at sa kanyang asawa. Mm-hmm. Yung number two ko, na-mention na rin. Another against the odds epic romance, Albert Martinez and Lizelle. Parang dinaanan na ata nila lahat ng pwedeng pagdaanan. Pagkatapos kung gagawin mong maalaala mo kaya ang kwento nila, mukhang multi-episode o kailangan limited series. Hindi kaya sa isang episode lahat ng pinagdaanan nila. Hindi, kanina tinatanong mo yung kung
till the end. Natanggap ba? Hindi, kasi nung ililibing na, this is very sad, ah. Nung nililibing na si Lizelle, itinago nila kay Amalia Fetes kung sa ililibing. It was really very difficult. Ano, because Amalia also made it difficult for them. Well, but you know, that's a different story. My number one, Dolphy and Shasha. To me, it's... Pag sinabi mo kasing epic, yung parang talagang lahat ng pwedeng mangyaring masama, mapapagdaanan nila, nawala ang karir nila, nakapag-comeback sila. And to me, the kwento that I always like was, sinabi nila, nagpahula sila. Ang sinabi ng manghuhula kay Dolphy, Jaja will be your last love. Tapos nung kay Jaja, ang sinabi niya, Dolphy is your great love, but he will not be your last. Mm-hmm. And you know, parang, I guess siguro because we were with us, I remember being in ABS and seeing the taping of that Jaja episode. Then sabi ko, uy, si Mang Dolphy nandito. Tapos naka-white pa siya. Si Fritz Infante pa yung director noon. So nakakakilig because, uy, si Dolphy pumunta sa ABS. At that time, ABS was the lowest ranked network. Walang nanonood ng ABS. Mm-hmm. Kalilipat lang namin. So there were things like that going on. Pero yun, nakakakilig. Pagkatapos, until now, if you see Jasha's post, I mean, Jasha has her own life na rin now, but you know that mukha nga, the greatest, greatest love of her life is, and she doesn't, deny it. Okay, so based on ang mga listahan namin, kanino ka kinilig na love story? Ako siguro, mas gusto ko kay ano, tumatak sa akin yung kay Harry and Flora Gasser. I don't know. I am more of parang, alam mo yun, yung parang teleserye na aapihin yung babae, tapos magsistick yung lalaki. Tapos na-touch ako kasi parang kahit gano'n, parang pinanagutan. Actually, na lang ano, if you Google their names, mm-hmm. if you look for it, may mga documentation yung mga kwento nila, mm-hmm. makikita mo doon. And hindi rin biro ang dinaanan ni Flora Gasser for love. Pero si Harry Gasser, never naman siya ikinahiya eh. Tsaka si Flora naging part ng childhood ko. May mga movies ako nakikita sa kanya. Ewan ko kung sa Once Upon a Time din before nakikita. Parang hirap nito. Kanina ikaw yung nangingilid-gilid yung luha. Parang ngayon, feeling ko si Morengs ang medyo nagiging teary-eye. Uy, may kislap! May kislap! Wala, natutuwa lang ako na at least happy ending could actually happen to real people. Diba? And you also know that these relationships are not perfect. But you know, when people really work hard to make it work, they do stick around. May chance pa ako. Uy, parang may hinuhugutan, ha? So, sa susunod, anong title ng next list natin? Hindi. The 10 Loves of Morengs? Ganun ba yun? Hindi. Hindi nga abot ng dalawa, eh. Seriously? Oo. Hina mo, ha? Isa lang talaga naging ex ko. Kasi nung nag-aaral ako, I promise my mom, never ako magjojowa while studying. Eh, nung nag-work, tuloy-tuloy na din yung parang... Jowa. Nag-media ako before, tapos nag-FA, tapos tuloy-tuloy na hanggang sa... Parang hindi naman nawala ng time, pero ang hirap magtiwala sa lalaki, especially if parang nag-grow ka. Nung hindi ka naman nag-grow, walang pumapansin sa'yo, tapos suddenly bigla kang nag-grow. Ang dami nang nag-chat sa'yo. Parang sabi ng mommy ko, don't be a trophy girlfriend. As much as possible. Your mom's very smart. Oo, ganun siya, tapos natatakot siya. Tapos ngayon takot na siya na hindi ako mag-aasawa. Kasi pigil na pigil ito lang, in parting ha, pwede bang ma-share lang to? Okay, never be bought with gifts. Oh, totoo. Yun. Okay. And with that, matapos naming lecturean tungkol sa love, si Ganda Morengs, because I think she really needs it. Hoy! At saka this is a very good episode kasi marami kaming mas nalaman about Gandang Morengs. Sunod buhay ko na yung topic namin. So with that, we would like to thank you again for joining us in this edition of Best 10 Bets. Ako po si Leo Katigbak. And of course, it's me again, Gandang Morengs. And this is Butch Francisco. Love, love, love.